sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. So may tanong po tayo ngayon galing po kay Miss Rudinia Capuno. Sabi po niya, "Good morning po, sir. Ako po ay nagtatanong lang po. Noong 1972, dalawang taon kaming nagkasama at nagpakasal ng asawa ko. Hindi ko alam na may anak na pala siya iba. Yung nanay ng anak niya, hinahabol siya. At ngayon, magkasama na po sila. Marami na po silang anak. Ang tanong niya po, may ano bang gagawin po niya para mabaliwala yung kasal nila? Sasagutin ko po yan maya-maya. Promise." Sa atin lahat, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. So, sasagutin po natin yung tanong po ni Ms. Rudinia Capuno. Yung tanong po niya is may dalawang taon silang nagkasama ng kanyang asawa. Hindi niya alam na yung asawa niya may anak pala sa iba bago sila kinasal. Tapos yung nanay ng mga bata, hinahabol yung asawa niya. Tapos nagkahiwalay sila, tapos yung asawa niya doon na sa babae na yon, yung may anak sila dati. So, mabaliwala ba yung kasal nila? Sabi po ng batas, yung kasal po walang expiration. Kahit na 1972 sila nagkasama, hanggang 1974, 2 years silang magkasama, tapos until now, ilang taon na po, more than 30 years or 40 years na, hindi sila magkasama, ibig sabihin po, hindi ba sila kasal? Kasal pa rin sila. Kasi po, walang expiration ang kasal. Kahit na ilang taon kayong hiwalay, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, kahit na 100 years kayong hiwalay, kung walang declaration ng court na hiwalay na kayo, walang declaration ng court na wala ng visa yung kasal ninyo, kasal pa rin kayo. Ibig sabihin, ikaw, kasi kasal pa kayo, pwede mong gamitin yung asawa, yung apelido ng asawa mo, tapos kung may anak kayo, legitimate yung mga bata, tapos kung may mga properties po sila, yung asawa may share sa kanilang properties kasi po ang epekto po ng marriage is yung tinatawag na conjugal property, except po kung wala kayong tinatawag na prenuptial agreement. Ibig sabihin po, in this case, yung question po ni Ms. Rudina, 1972 silang magkasama, 2 years silang magkasama, ibig sabihin hanggang 1974, hindi ibig sabihin na kahit na ilang taon na silang hiwalay, wala nang visa ang kasal. Kasi po, sabi po ng batas, wala pong expiration ang kasal. Ang kasal po, mawalang visa lang po yan kung may court declaration or yung isa sa mag-asawa namatay na. So in this case, buhay yung dalawa. In this case, wala namang tinatawag na court declaration nullifying your marriage. So ibig sabihin, kasal pa rin kayo. So sana po na naintindihan niyo po yung mga sagot ko. Ito po yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Thank you po. Legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203, or pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber, WeChat, WhatsApp, na 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, or 0932-88-56203. I repeat po, 0932-88-56203. Please like, subscribe, and share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And of course, my YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.